Alam yung BTID? Alam mo yung BTIC? Better than ice cream. Oo. Alam mo ba better than ice cream yon? Hindi. Kasi yogurt ice cream yon. Oo, ganun pa yun. Frozen yogurt yon. Parang masarap yung strawberry nun ah. Kaya sa BTIC. Oo, yung BTID. Yung BTID. Kasunod ng BTIC. Oo. Before BTID. Ano yung BTID? Better than... Hello everyone! Hello everyone! Welcome sa another episode. Hoy! 10,000 subscribers na tayo! Oo nga! Salamat. Congratulations sa atin at naka 10K subscribers. Anong significance ng 10K subscribers? Well, it's a milestone, di ba? Oo nga! Kasi what they say is, if you don't measure, you cannot improve what you don't measure. So, yung number of subscribers natin sa channel, it's... Marami kayong natutuwa sa amin. Hindi, it's a sign for us that we are doing better, di ba? Kasi kung bumababa ang subscribers, ibig sabihin, we're doing something wrong. Oh, no? So, na-reach na natin yung 10,000, let's now go for 100,000, alright? So, anyway, ang pag-uusapan natin this afternoon... Ay, isang mainit na mainit. Bakit mainit na super mainit? Super mainit. Basta parati mainit yung ano na to, yung well, term na to. Madalas ito kasing mabasa ng mga tao. And very passionate. Not everyone understands what it means, no? Ito yung sa pagdating sa life insurance, okay. Yung BTID. Okay, BTID, which means buy term, invest the difference. So, yes. This is a term that is usually used sa mga insurance forums, mga insurance topics, and investment topics. So, yeah. Ano bang ibig sabihin ng buy term, invest the difference? Kasi may mga nagtatanong sa akin, sir, paano, saan po ba nabibili yung BTID? Sir Fitz. Saan po ba nabibili yung BTID? Well, di ba? Mali, kagad. Kasi ibig sabihin, hindi nila naiintindihan yung... Tawa ka. Di ba? Pag may nagtatanong sa akin na saan ba nabibili yung BTID, alam ko na kagad na hindi pa niya naiintindihan yung concept ng BTID or buy term invest the difference. Hindi siya BTIC. Hindi, hindi BTIC. So, game, ano bang ibig sabihin ng buy term invest the difference? Umaga, bibili ka muna ng insurance na term. Term life term insurance. Term life insurance. Tapos, kumbaga, yung difference for your goal, for example, i-invest mo na lang. I-invest mo? Saan? Like in mutual funds, stock market, stocks, you know. So, ETFs, bakit siya, invest the difference? Bakit difference? Kasi, kino-compare usually yung strategy na yan over buying an insurance policy with investments. VUL. Oh, like VUL. Na may episode kami. So, kunwari, usually, may 1 million death benefit na VUL. Let's just say na more or less mga 20,000 pesos a year ang ibabayad nyo. Kunwari lang. Hindi accurate yung figure sa ba. But, just illustrate. A VUL with the death benefit ng 1 million pesos, around 20,000 a year yung babayaran mo. However, ang isang term life insurance na 1 million coverage, ang babayaran mo doon ay around 5,000 a year. Di ba? Mas mura yung term insurance, di ba? Kasi 5,000 lang siya. Yung VUL, 20,000. Pero, yung VUL, may investment component kasi yon. Mayroong portion nung binabayad mo sa 20,000. Called premium charge. Pumupunta sa investment. Investment. Tapos, the rest pupunta sa life insurance. Ngayon, yung concept ng BTID, buy term invest difference, ang ibig sabihin nun, kung kaya mong bumili ng VUL worth 1 million ang death benefit na 20,000 a year, instead of doing that, you can just buy term insurance na 5,000. Tapos yung difference ng price nila, which is 15,000, you can just invest it directly sa stock market, sa isang mutual fund, etc. So, yung VUL, usually sinasabi nila na 2-in-1 siya. Na parang kape ah. Oo, insurance and investment. Parang okay, man pala yun. Coffee. Hindi, pwede naman 2-in-1. Sugar and coffee, di ba? So, ang VUL,
2-in-1 siya na investment tsaka insurance na magkasama. Mm. Ang BTID, ang mga proponent ng BTID, gusto niya hiwalay. Kahiwalay. Get insurance and then get investments separately. Yes. So, that's basically what BTID means. So, kung gusto mo mag-BTID, hindi ka bibili ng BTID. Ibig sabihin nun, dalawang gagawin mo. Bibili ka ng term life insurance, yung tapos mag-i-invest ka. Oh. So, ano ba yung reason bakit ka mag-BTID over pagbili ng VUN? Ako? Primarily, cash flow. Cash flow. Magkano ba yung kinikita mo? Saka magkano ba yung natitira sa per month? Kasi, pag VUN kasi, normally, no, mas mahal siya talaga. Oo. Like for example, a few years ago, nagpa-quote ako for, kailangan ko ng 6.5 coverage. Million. Uh-oh. Okay? Pag nag-VUL, 127 a year. Kailangan ko bayaran. Okay. Sabi ko, medyo mabigat yan kasi dami kong goal, dami kong, you know. Marami kang ibang kailangan financial. Kailangan pondohan. Maraming needs, no? Okay? So sabi ko, give me term. Oo. So, nagpa-quote, term, alam mo kung magkano lang? Magkano? 27. 27 from 120 a year. Oo. Na VUL. Oh, 27 a year na lang. 27 a year lang yung kailangan term. Kailangan bayaran for term. But the same 6.5 billion coverage. Oo. So, kumbaga, given my hierarchy of needs, mas pasok siya kasi kailangan ko lang naman ano ng coverage. Oo. At maganda doon, right now kasi meron na mga convertible term. So, kung hindi nila kaya yung cost ng mga investment with insurance with investment, you can always start with term because it's a start. Financial protection comes first before investing, di ba? So tanong niyo yung mga financial advisors na syempre alam niyo yung cash flow niyo, tanong niyo baka may term kayo, and we would suggest you can go for yung convertible term insurance. So at kasi least in the future pwede, kung gusto nila mag VUL, di mag-VUS. Para sa akin, if you are really, alam mo yun, you have the time to learn about us, about different markets, to learn about investing, you can really practice the habit of investing regularly. Mm-hmm. Of course, that would be better because you have more control over your money. Yeah, try so, sa invest. So, yung mga, to go in and out. Yeah, yung portion na ini-invest mo, since ikaw yung nag-invest nun directly, pwede mo siyang, you have more control na, pwede mo siyang tanggalin pag gusto mo mag-take profit ng konti, tapos, shift to another, pag may nakita ka mas magandang investment, invest in another company. Oo. Yan. Sorry. Okay lang yan. So, if you see a better investment opportunity, pwede mong i-funnel yung reallocate. Meron no? akong isang kaso, no? So parang parang in-offeran siya ng education fund. Now VUL. Uh-oh. Okay? So parang 100,000 per year. Tapos ang coverage 1 million. Okay. Sabi ko, teka lang, mag-compute muna tayo. So compute ako. Now, during my kasi alam ko yung cash flow nila kung magkano lang yung kinikita per year saka per month. Sabi ko parang mabigat yung 100,000 per year kasi wala ka pang pang-retirement dyan. Magpapa-aral ka pa. Alam mo yun? So, gusto pa mag-vacation. So, sabi ko medyo mabigat 100,000 for 1 million coverage. So, sabi ko, sige, compute muna tayo. So, ang ginawa ko, nagpa-quote muna ako from other insurance companies, ganyan. And nakita ko is, may nagpa-quote ako for VUL and term. Okay? Yes. So, nung nagpa-quote ako, what tapos, yung, kasi college funding di ba? So, nung nagpa-quote ako, you know what? Kailangan ko lang magbayad ng mga around 14 or 20,000 per year. Uh-oh. Okay? Para sa insurance niya. Uh-oh. And that insurance already, convertible term by the way, and that insurance already covers yung education fund ng dalawa nilang anak. Uh-oh. From preschool hanggang college. Oh. And kasama din yung living expense nila, inflation adjusted for the next 10 years. Oh. Just for just 14 to 20,000 a year. Uh-oh. So pasok na pasok sa budget. And but wait, there's more. Okay. O, paano naman yung education fund ng kid? Yes. Ang ginawa ko is I designed a program, an investment program to reach a yearly investment program to reach that inflation adjusted na kailangan nilang tuition fee. Oh. In one of the big schools. So and, 56,000 lang. Ah. Per year in an investment giving 10%. Oo. So mas may total cost, okay? 56 plus mga 20. So mga 76 lang. Instead of them yung paying ng 100,000 a year. Na 1 million coverage. Ang covered lang is 1 million. Ito 76 lang, ang covered mo is mga 8 or 10 million na ata ang coverage. Ah, medyo malaki pa. Oo. Plus
they can uncovered reach na their financial goal of other creating an well. Educational fund. Plus, since kung meron pa silang surplus, mm-hmm. they can now invest that money for their other goals. Oh, business, right? Ganyan. So there, no? So again, no? It's really about you, okay? The products being fit to you. Alright. And the solutions being fit so, to your needs. So, BTID or buy term invest the difference is just one of the things that one yes. of the strategies that you can do oo. With your money. Okay? Depende talaga. Depende yan. Talaga sa tao. Personal finance is personal. So, kailangan sa'yo nang gagaling, no? Yung needs mo at saka yung oo. Personality mo. Oo. At tinitingnan yung capacity. Fit your investment. Yung capacity oo. Mo rin to pay. Yeah, tinitingnan yung dapat. So, if you need someone to guide you, yes. Yeah, of course, nandito kami. Ang yung mga financial planners, you can just email us. No selling, just advising. No selling. Tama. Totoo yun. If you want advice on your finances, you can email us at admin@wealtharchy.com. And then, of course, if you like this video, then please give it a thumbs up and share it to your friends. And please subscribe to our channel para ma-reach natin yung 100,000. Yan ang next goal natin dito sa channel. Maka 100,000 subscribers. 100,000 subscribers. Alright? Yeah. So, that's it? Yes. Alright, I hope may natutunan kayo. And I'll see you again next week. Bye-bye. Bye-bye.